napakalaking tulong po talaga ang ibibigay ng inyong financial literacy advocacy. Nakahanda po tayong tumulong sa abot na ating makakaya. Sir Mario, bakit sa tingin niyo isang mahalagang sektor ng ating lipunan ang mga overseas Filipinos? Ano bang mensahe ang nais nating iparating sa kanila? Alam naman natin lahat, di ba, tinatawag natin sila na mga bagong bayani. Kasi malaki yung naitutulong talaga nila sa ating bansa in terms of remittances. At saka siyempre, sila rin yung inaasahan ng libu-libong mga o milyong-milyong mga pamilya, no? Yung message natin sa kanila, nakahanda tayo para tulungan sila na una, ma-maximize nila yung kanilang kinikita ngayon dun sa ibang bansa. Hanggat maaari, tutulungan natin sila na maabot yung kanilang mga pangarap, no? So, ano ba yung Pitaka program? Yung Pitaka program, actually ibig sabihin noon financial na talino at kaalaman. Aba, so acronym financial siya. Financial na talino at kaalaman. Financial na talino at kaalaman. Yung unang Pitaka tip, no? Pitaka tip number one, mag-OWA member ka. Kung member ka ng OWA, meron kang mga benepisyo. Lalo na kung may mangyari sa'yo abroad, right. No? May makukuha yung iyong pamilya. Yung pangalawang Pitaka tip, magbukas ka ng account sa bangko. Kasi yun yung gagamitin mo sa pag-remit at the same time yun yung gagamitin mo pag-i-import. Pitaka tip number three, yung mga utang mo na utang mo bago ka umalis ay bayaran mo. Unahin mo muna yon. Kasi ang sinasabi doon, kung nabayaran mo lahat ng mga utang mo, mas madali nang mag-import. Mm-hmm. No? At siyempre, meron kang peace of mind. No? Pitaka tip number four, ay iset aside mo na at least 10% ng kinikita mo bago ka pa man mag-remit sa iyong pamilya. No? Automatic so, dapat. So yung OFW mismo, magse-set aside na siya ng at least 10%. Maiiwan sa kanya yon, eh, parang saving na yun ng family. At yung 90% yun ang i-remit sa pamilya. No? Yung Pitaka tip number 5 naman, hikayatin yung pamilya na iwasan ang pagwaldas doon sa nire-remit. At kung maaari, mag-set aside din yung pamilya ng at least 10% na pwede nilang ilagay sa banko o kaya gamitin nila sa isang maliit na negosyo. Yung Pitaka tip number 6, parang sabihin doon sa pamilya na iwasan muna natin yung mga luho kasi meron tayong pinaglalaanan para sa kinabukasan natin.